Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. So let's get your energy for collective. Ay! New beginning. You're a person of spiritual. Highly intuitive, a person na madaming paniniwala, no? May mga matataas na kaalaman, no? I mean, may mga alam ka tungkol sa mga hidden knowledges, and you're a person dito na sumusunod sa mapatakaran, sa justice system, sa mga ganun, no? Sa mga sa rules with the Hierophant. Nagulo ata yung baraha ko. So let's see what's coming for you. Anong darating para sa iyo? Ay. Oh my gosh. Ano pa ba to? The Sun. Happiness, guys. Happiness. The Sun. Gaganda ng cards, oh. Yung darating sa'yo. High status. Person. Not you. It's a high status person. A high status lover. Your soulmate with this Lover's card. And this Sun card. Happiness. Yun ang darating sa'yo. You will be happy. Maging masaya ka. Para kang tatalon sa tuwa ba? No? Pag dumating ng person na to. You will be joyful sa pagdating ng person na to. Yun pala ang darating sa'yo. This Emperor energy. This person na controlled yung emotion niya. May pag-stricto to guys ha. The Emperor to eh. And someone in command. Powerful yung personality. Powerful. In, nasa ano to eh. Mataas na, na position to eh. Someone na a boss type. No? Hindi leader. Kundi a boss. Kumbaga para may-ari ng company. Or kaya ay mataas yung position niya eh. Or kaya ay judge, no? Pwede din, with the Emperor energy. Or kaya ay lawyer. Basta mataas yung kanyang position, no? May authority pati, guys. May authority. Or kaya ay politician, ganon. Let's see naman, guys, kung ano yung reason kung bakit darating tong person na to. Soulmate mo, ti. The Lover's card, ti. Connected sa Lover's card, eh. Okay. We have here the Seven of Pentacles in reverse and the Page of Wands. Okay. Na parang, possible na matandang binata to guys, no? Na parang nauubusan siya ng counted yung kanyang ano, years, parang gano'n na binata or ano ba dito, matandang binata, matandang dalaga, parang gano'n na, or kumbaga nasa 30 plus na or 40. Yung hindi pa nakapag-asawa, parang ganon. And this is your soulmate. And this person is excited to have a new beginning with you. Na parang, kailangan niya na, no? Kailangan niya ng magkaroon ng new relationship ng lover or mapapangasawa. Kasi mukhang nasa tamang edad na siya. Yung kailangan na
kailangan ng mag-asawa to. So let's see kung anong meron sa'yo. Bakit darating to sa buhay mo? Ah, competition. Okay, willing siya makipag-competition. I mean, mukhang may competition pa sa'yo and this person is willing. Mukhang napaka, ano na itong person na to, tapang or personal challenger. Yes, matapang to, emperor to eh. No? And this person is willing to, na makipag-competition din siya. May competition eh. No? Na parang ang daming nagkakagusto sa'yo, ang daming gusto makuha ka, ang daming gusto mapangasawa ka. Mm. And gusto niya siya yun. Siya yung makakuha sa'yo. No? Na magtagumpay siya with the Ace of Swords. Na sa isip niya, ikaw yung best. Kasi madami nagkakagusto sa'yo. Ganon siya. Gusto niya yung best. The Emperor rin eh. No? Gusto niya yung kinakandarapaan ng marami. So, isa din siya doon sa willing na gustong makuha ka. Ganon yung person na to. Okay. Matayin ko yung duta mo. So, let's see. Kilala ka ba nito? Kilala mo ba to? Kasi mukhang kilala ka na eh. Alam niya may competition sa inyo. Yes, this person is a person na mag-e-effort to. Or nag-e-effort na to sa'yo ngayon. Kilala mo na to kasi nag-invest to sa'yo dati. This person ay nag-invest ng time and effort pero nag-aantay siya ng kung kailan uma-appreciate yon. So possible it's one of your suitors, no? Yung person na to, nag-effort to sa'yo. Another, clue. Kung kilala mo na ba to? Paano mo kilala? A wealthy person. Possible na galing sa mayamang pamilya. Mayaman yung family nila. Yes, the emperor yun eh. Possible na may-ari ng company yun or may company yung family niya na siya yung nag-manage. Parang ganun. Siya yung CEO, mga ganun ba? Boss type eh. No, leader type. Actually guys, mga ganun kasi no. Mga may pagka-stricto talaga. May kilala ko mga. Lalo may mga company, no. Yung may nakilala ako yun eh. Na stricto. Na stricto. Kontrolado yung feelings niya. Malupit magsalita ba. So, we have here. Direct magsalita. No? Masakit-sakit magsalita ba. May mga ganyan. Direct. The emperor yan eh. Hindi naman matatakot ng salita yan kung anong gusto niya sabihin. No? Kasi may authority siya. So, we have here the Ace of Cups. Isa siya sa nag-offer ng a cup of love and it's a true offer. Real offer. Pero ano nangyari? Mukhang pagkakilala mo dito, mayaman to eh. Boss type. Madaming pera. Nangyari nung nag-offer sa'yo to. Yung a cup of love. Ano to? Nasaktan siya. Okay. And we have here the 9 of... na parang nag-aantay pa rin siya. Na parang hindi nasuklian yung kanyang effort dito na parang naging ano siya, kumbaga matagal yung return. Parang ganun na parang umaasa siya sa iyo, no? Pero nag-cause yun sa kanya ng fear. Naging guarded siya. And nasaktan siya.
And parang ano tong person na to, natakot sa mga madidiscover niya pa about you. Parang ganon, na that's why nasasaktan to. Nasaktan na nga to eh, sa'yo eh. Possible na hindi mo sinagot, o ayaw mo sa kanya, hindi mo type, kasi medyo possible na malayo yung edad niya sa'yo. Yung ganon ba, no? Kasi mukhang with the emperor energy, mature na yung energy niya. Bisa lumabas na energy ng person na to. So, let's see guys, kung ano yung nais mangyari ng person na to sa inyong dalawa. Okay. Magkaroon ng commitment sa inyong dalawa. Na maka-move on na from those regrets sa mga emotional na experiences niya with you, sa mga negative experiences, sa mga panghinayang, that's why this person is coming, no? And to have a new beginning or rebirth sa inyong connection or relationship man. Pero possible this is your shooter, guys. Shooter, no? Naging shooter mo to dati na. Parang na-disappoint siya na parang, hindi mo siguro sinagot to, guys, eh. So, we have here this 7 of Wands in reverse na gusto niya na hindi ka na maging defensive. Papasukin mo na siya sa buhay. Kumbaga, hindi mo na siya harangan. Hindi mo na siya ipagtabuyan. Or kaya ay hindi mo na siya blakan. Kumbaga, allow mo na siya, no? Kumbaga, accept mo na siya, no? Kumbaga, hayaan mo lang siya na patunayan yung sarili niya sa'yo. Ganon siya. So, or ipakita niya sa'yo kung anong totoong pagkatao niya. Possible na intimidate sa person na to kasi dati, kasi nga, emperor yung energy niya, guys, no? Ano bang naging feelings mo dito sa person na to? Ay, okay. We have here this death card. King of Wands. Okay, na parang namatay yung connection nyo. Yun yung naging feelings mo dito. Pero na-attract ka din dito, guys, eh. No? With the death card, ay nag-i-attracted ka din dito to the extreme. No? To the extreme. Pero mukhang nasaktan ka dito with the death card, guys. Nasaktan ka dito sa person na to. No? Na naging passionate ka pa nga sa person na to, eh. Pero itong person na to, stricto to. At may pagka-controlling with the emperor energy. And direct yung magsalita. No? Ano yun, eh? Parang boss kasi, bossy kasi magsalita yun. So, possible na intimidate ka. So, let's see kung anong mga susunod na mangyari sa inyo ng person na to. Actually, paparating naman siya, pero ano yung mga susunod na mangyari? I will be connected. Spiritually. Oh, magkakaroon ng connection sa inyo spiritually, guys. Intuitively, ng person na to, strong bond with a magician. Mamanifest ka niya. This person could turn its goals into reality. I mean, this person ay makuha ka niya with the magician energy. Makuha niya yung loob mo, guys. Oh, with the strength card. Mukhang ma-deepen yung connection yung dalawa. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe at huwag ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun, ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.